Hello guys! So for today's ulam is magluluto po tayo ng chicken and pork adobo sa royal. So napakasimple lang din po ng mga procedures nito. So unang-una is mag-isa lang tayo ng bawang at sibuyas dito sa ating mainit na mantika. Pag mabango na siya is pwede na din nating ilagay ang ating mga sili. So ayan, so ginigisa ko na din yung mga sili para mas maging enhance yung kanyang amoy at lasa. So after nyan guys, is una na din nating ilagay ang ating pork. Ayan, so gisa-gisahin muna natin ng bahagya ang ating mga pork cut-ups. And then after ng ilang minutes, is pwede na din nating isunod ang ating chicken. Ayan, so mekos-mekos lang yan hanggang sa mag-isa ng mabuti yung ating mga karne. Ayan, so takpan lang muna natin. And then after ilang minutes, ayan, so magiging ganyan na ang kanyang kulay. Pag ganyan na yung kanyang kulay, ayan, halu-haluin lang natin ng bahagya. And then after nyan is pwede na din po natin ilagay ang ating mga pampalasa. So maglagay lang po tayo dyan ng asin. Konting magic sarap o kahit anong flavoring granules na ginagamit nyo dyan. And then syempre wag na wag po natin kakalimutan ang ating black pepper. So mas maraming black pepper, mas masarap. So after po natin malagay yung ating mga pampalasa is halu-haluin lang natin ng bahagya. Ayan, so para mag-combine lang lahat. And then takpan na din po natin ito. Ayan, ng ilang minutes, and then pag ganyan na yung kanyang itsura, kumukulo na siya ng bahagya, yung kanyang sariling water, is pwede na po tayong maglagay ng ating oyster sauce. And then, maglagay din tayo ng bay leaves. Siyempre, yung pinaka-importante is yung toyo. Hindi yan adobo pag walang toyo. And then, itong ating royal. So, naglagay lang po ako dyan ng 1 cup ng royal. Ayan, so, tinunaw-tunaw ko lang yung oyster sauce and then ready na din po yung takpan. And then after ilang minutes is ganyan na yung kanyang magiging itsura. Ayan. So yung gagawin natin is pakuluin lang natin to ng pakuluin hanggang sa lumambot na yung ating mga karne. Especially na yung ating pork. So after nga ilang minutes ng pagpapakulo is ganyan na yung kanyang magiging itsura. Ayan. So pero matagal talaga yung pagpapakulo ko dito sa pork kasi gusto ko talaga is malambot na malambot yung ating pork, especially yung kanyang mga taba-taba. Masarap talaga kapag super lambot. So medyo matagal din talaga yung pagpapakulo ko dito at depende na rin yan kung gaano kalambot yung gusto mo. So after nga ng matagal na panahon ng pagpapalambot is ayan guys, talagang parang humihiwalay na yung taba. Ganyan kalambot yung gusto ko at saka may konting sabaw kasi sabaw pa lang is ulam na. So ganyan yung kanyang itsura pag maluluto na siya. And then of course, ano pa ba ang hinihintay natin? Syempre, kain na tayo. So, konting kanin plus itong maanghang at manamis-namis na chicken and pork adobo ay talagang solve na. So, kung wala kang maisip na ulam for today, so try mo na din to. Talagang masarap at mapapadami ang kain mo. Thank you so much for watching, guys. More recipes coming up. So, don't forget to like and follow my page. Thank you. Have a great day. Kain po tayo. Bye-bye. See you on my next video. Ayan, ang sarap guys. Ang sarap talaga kahit yung sabaw lang niya. Bye!